insists parental guidance is advised. Magandang hapon. Ito po ang EIT. Ayusin in time. Nandito po tayo ngayon sa Asian Institute of Tourism ng UMinima kung saan magaganap ang unang malaking pagbabago. Sa araw na ito, ipapakita ko sa inyo ang kalagayan ng EIT ngayon. Para ma-inspect ng mabuti ang EIT, tawagin natin si Manong Kokoy. Simulan na natin! Nandito tayo ngayon sa EIT Lounge na nagsisilbing common area ng mga estudyante at mga bisita. So, Kuya Kokoy, ano nang findings natin sa kasalukuyang lagay ng EIT? Asa napansin ko eh, medyo mahina yung lighting. Mm-hmm. Madilim. Tapos, simple yung pagkakagawa. Tapos, hindi masyado na maintain. Swak na swak ang comments ni Manong Kokoy. Lumipat naman tayo sa susunod na lugar. Ito po ang atrium, isang courtyard sa loob ng AIT. Dominant colors ay violet at green. Maraming tanim. At dito rin ginaganap ang mga photoshoot ng mga orbs. Ang napansin ko, sira-sira yung struktura, yung bintana, yung mga sahig. Mm-hmm. Tsaka yung halaman, chapsui. Iba-iba, wala sa ayos. Chapsui talaga, mula disenyo hanggang halaman. Bilang mga eskola, ang mga AIT students ay mahilig mag-aral. Ito ang kanilang classroom / tambayan / reviewan. Sa lahat ng observant ng lugar sa AIT, ito yung pinakamaayos, pinakamaintain. Kaso nga lang, sa makikita mo, yung upuan, hindi siya gaya ng karamihan. Mm-hmm. Yung pintura, nababakbak na. Tsaka yung ilaw, tignan mo, hindi siya tugma sa semicircle na design itong isang. Mula sa tahimik na classroom, dumako naman tayo sa mataong lugar. Hindi lang pang-akads, pang-social spa. Nandito tayo ngayon sa EIT Lounge kung saan makikita ang iba't ibang orgs at tambayan. Ngayon, oobserbahan na namin ni Manong Kokoy kung ano ang meron dito sa lounge. Tara, Manong Kokoy! Hindi napapanatili ang kalinisan sa EIT Lounge dahil kapansin-pansin pa rin sa puting kisame yung mga take sa naiwang activities ng EIT. Kayo, Manong Kokoy, ano napansin mo? Napansin ko naman na delikado yung pagkakalagay ng mga ilaw kasi nakalawit siya sa kisame. At maaaring mahulog ito at may mga mapahamak na estudyante. Yun ang napansin ko na pangit. So ayan, nakita na natin ang kalagayan ng EIT ngayon. Ngayon, pumunta na tayo sa panel para matinig ang insights nila. Panel! Salamat, Golda! Guys, magpaalam na kayo, Golda! Bye! So, dali, AIP. Anong masasabi natin sa AIP? Magsimula tayo sa lobby. Yung lobby, medyo madilim siya, tapos parang sobrang tahimik, kaya luma, ganun yung perception ng AIT
bilang AIT student, madalas bang din ang talaga dito sa... Actually, hindi. Talaga na naman, pag every after class, maingay na siya usually kasi dito nagkakakitaan ng mga professors and students. Pati na rin kapag ka may small meetings, dito rin sila usually tumatak. Siguro maganda dito, pakinggan naman natin ang hindi AIT. So, anong naanaman pag hindi AIT? Hindi nga siya kagaya nung sa ASW kasi kung mapansin natin, sa ASW masyadong maraming tao, may mga iba nakaupo na lang sa mga sahig. Dito, mahimik, medyo malilim. So, parang placelessness yung naraming ganun. Walang nakasalang pakla kung saan-saan. Oo, kasi kagaya nung sa labas din. Kasi hindi rin, sa totoo lang, hindi mo mapansin talaga na may AIT pala. Ano masasabi mo doon? Parang walang AIT pala. Diba, parang yung mismong sign ng AIT halos nagbe-blend na doon sa color nung... Actually, totoo yun. Kasi nung freshie ako, medyo nahirapan din ako makita yung AIT. Kasi parang kayang patumawid ng isang mga pedestrian lane. Tapos, puro puno yung nakapaligid. Tsaka parang luma na nga yung labas ng AIT. So, nabanggit mo na rin yung puno. Punta tayo doon sa pinakamaraming puno na lugar sa AIT, yung atrium. Ano masabi natin sa atrium? Yung atrium, sa totoo lang, hindi ko siya napansin nung una kong punta dito. Pero, location or venue siya for social gathering, like Christmas party last year. Dito siya yun. Maganda siya kapag inayusan. Yun lang kalaban is yung ulan. Kaya medyo hinahayaan siyang gano'n. So, kahit wala siyang symmetry, kahit hindi pantay-pantay yung kutsura ng mga puno, ginagawa pa rin siyang lugar para mag-party? Oo, kasi parang nandito yung pinaka-natural feel ng AI. Ikaw, tingin mo ba? Nag-agree ka ba na pwede mag-party sa atrium? Sa tingin ko, maganda naman yung atrium, lalo na pagka inayusan. And sa tingin ko, magandang place din siya nga na i-cater yung students. Kunyari, mag-aaral sila doon kasi maganda rin yung environment. How about yung AIT student? Okay lang ba sa mga kasama dito? Madalas ba may mga nag-aaral din? Actually, wala. Mostly sa tambayan or sa library. Kasi kapag sobrang init talaga sa atrium. Pagka umuulan naman, yun, syempre di ka makakasya. Ayun, well, lipat tayo ng lugar sa, ayun, speaking of pag-aaral, sa classroom. Yan, classroom. Bawat building may classroom tayo. So, magsimula tayo dun sa hindi taga dito. Anong sasabi mo sa classroom ng AI? Okay naman. Para siyang conference room. Okay naman yung pagkakagawa. Medyo feeling, di ba, napanggit ko conference room, pero medyo madilim, maonte. So, iba yung feel, parang hindi ka nag-aaral, parang may conference na nag-aaral. Pwede. Iba yung nasa-send ng message ng father. Oo. Tapos namanggit mo yung madilim, paano mo naman masabi yung madilim kahit may ilaw? Siguro yung mismong pagkaka-place ng ilaw. Kasi nga kung mapapansin natin, hindi ka parehas ng mismong arc yung ilaw ng rooms. AIT student naman, paano i-defend na mukhang conference room ang classroom mo? Actually, ito yung pinagmamalaki namin, isa sa mga pinagmamalaki namin lugar sa AIT. Kasi, well, siya yung pinaka-well-maintained. So, sa dami na sinabi niya, pinagmamalaki ng lugar. Oo, in contrast sa sinabi niya. Kasi yun nga, bukod sa kakaiba siya, tapos parang pareho yung shape ng taas, ng baba sa taas, sa ceiling. Yung ceiling, eh parang may nakadinig at ako mababa daw yung ceiling ng classrooms nyo. Parang naman yun, nakaka-affect ba yun sa sense of belongingness or sa mood nyo mag-aaral? Yung mababa yung ceiling, well, wala naman basically, pero pinaganda na mababa yung ceiling is mas malakas yung boses. So, hindi naman cracked yung feeling kasi diba parang sa ceiling, parang gano'n, hanggaan yung tumayo. Kasi siguro, nabawi siya ng malaking space ng table. So, parang ma-feel ng students na free siya. So, ito last, since students kayo, student lounge, yeah. Bawat college may tambayan, bawat college may makikita ang tumpok ng mga estudyante. So, magsimula tayo AIT, anong nasabi mo sa student lounge? Yung student lounge, yan yung pinakamahinay na lugar sa AIT.
Tapos dyan mo makikita kung yung placeness ng mga estudyante dito. Kasi nandyan yung iba't ibang tambayan ng course, yung student council room, pati yung canteen nandun na rin siya. Magulo yung student lounge, pero siguro ito yung pinakamasayang lugar. Kasi yung iba't ibang estudyante dito nagkakakilala. Anong tanong sa hindi AIT? Alam mo bang yung student lounge ang AIT? Oo, siyempre. Nakita ko siya nung second visit ko sa AIT. So, nung first hindi mo nakita yun? Hindi. Kawa ka naman yung mga estudyante sa'yo? Sa tingin ko nung summer ata, na nag-visit ako, wala ata yung mismo mga coach. Ilan ba nilipat yung mga coach? Ano? This last sem lang. So, dati kalat-kalat yung mga coach? Pero lang siya may stage. May stage na siya naman. Pero usually, student lounge yung area, yung venue namin for acquaintance party, meeting the advance, tsaka iba't ibang meetings. College team. Na-attribute yung student lounge sa iba't ibang events. Favorite place. So, ano pang sasabi ko? Bilang sa taga-AIT, ano naging impact? Impact talaga sa iyo ng student lounge? Kasi nung nakita ko naman yung student lounge, medyo empty lang ang tao. Tahimik, feeling ko naman, tama yung sinabi niya na kapag, syempre kapag taga-AIT ka, talagang masaya, pero kung hindi ka taga-AIT, tapos dadaan ka, para medyo nakaka-ilang dahil kung makikigantin ka lang. Ayun, feeling ko rin naman, di ka man notice nung iba. Bilang may mga boards naman doon per tambayan. So, bali, yun lang. Salamat sa pagsagot yun ang mga tanong natin tungkol sa AIT at sa mga opinion natin tungkol doon. So, salamat. Narinig na natin ang insights ng panel. Kumonsulta naman tayo ngayon sa isang architect. Salamat sa pagsagot nyo ng mga katanungan sa tungkol sa AIT. Balik sa'yo, Golda. Ito po tayo muli sa harapan ng AIT. Let's start the demolition. Ito po muli ang aayusin ng time. Kuya, good luck sa demolition. Ha? Ako lang mag-isa? Wala sa kontrata ko yun!